Marami pong salamat, Panginoon, at magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating aralin ay tungkol sa Acts 2, Week 7 and 8, Milk number 16. Milk number 16 participates in a school or district exhibit and culminating activity in celebration of the National Arts Month, February. Pakikilahok sa mga gawain ukol sa pambansang bunga ng sining. Ano ang National Arts Month? Para saan ang pagdiriwang na ito? Tuwing kailan ito idinaraos? Sa araling ito, ikaw ay makikilahok sa palatuntunan, aktibidad o programang pampaaralan o pandistrito ukol sa pambansang bunga ng sining. Tingnan ang larawan sa susunod na slide. Ano-ano kaya ang iyong makikita? May kinalaman ba ito sa sining? Bakit? O bakit hindi? Ito ang Gigantes Festival. May kinalaman ba ito sa sining? Tama! Mayroon! Alam mo ba kung saan idinaraos ang Gigantes Festival? Magaling! Sa Angono, Rizal. Ito ay idinaraos bilang pag-alala sa kanilang patron. Ito ay ilan lamang sa mga pagdiriwang nakakikitaan ng mga malikhaing sining ng mga Pilipino. Ang pambansang buwa ng sining o National Arts Month ay idinaraos tuwing buwan ng Pebrero. Ito ay ipinagdiriwang upang ipakita ang iba't ibang uri ng likhang sining ng ating bansa at ipamalas ang husay ng mga Pilipino sa kani-kanilang paglikha nito. Sa pamamagitan ng Arts Month, na ipahahayag ng iba't ibang Pilipino ang kanilang isip at puso ukol sa iba't ibang paksa. Natutunghayan din ng mga mamamayan ang mayamang sining at kultura ng Pilipinas at pati na rin ang kahangahangang talento ng mga Pilipino sa paglikha ng sining. Narito ang ating gawain. Tayo muna ay magbalik-aral sa ating mga natutunan sa mga nakaraang aralin. Itugma ang mga sumusunod na proseso sa mga kagamitang kailangan nito. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Pagguhit at pagkulay. Letter A. Lapis at krayola. Letter B. Gunting at cutter. Letter C, pambura o kamote. Letter D, tubig at pagkain. Pilugan mo na ang iyong kasagutan. Maari mo bang ipakita ang iyong sagot? Tama! Letter A. Lapis at krayola ang ginagamit sa pagguhit at pagkulay. Gusto! Number 2. Pagtatatak o pagmamarka. Letter A. Buhok o balahibo. Letter B. Pambura o kamote. Letter C. Tubig at pagkain. Bilugan mo na ang iyong sagot. Maari na ba nating iwasto ang iyong kasagutan? Tingnan natin. Letter B. Pambura o kamote. Tama. Number 3. Pag-upit o paggawa ng hulma. Alin ba ang ginagamit sa paggawa nito? Letter A. Mapupurol na bagay. Letter B. Malalapad na bagay. Letter C. Matatalim na bagay.
Piliin mo na ang iyong sagot. Letter C. Matatalim na bagay ang ginagamit sa pag-ukit at paggawa ng hulma. Husto. Number 4. Pagupit at paglapat. Letter A. Lapis, ruler, karton, at gunting. Letter B. Krayola, pandikit, papel, at tela. Letter C. Prutas, kutsilyo, kahoy, at lata. Alin ba ang ginagamit dito? Bilugan mo na. Iwasto natin. Letter A. Lapis, ruler, karton, at gunting ang ginagamit sa pagupit at paglapat. Husto. Mahusay. Nasagot mo ang ating balik-aral. Ngayon naman ay ating tutuklasin ang mga sining pangkultural ng mga lugar sa Calabarzon. Ang bawat rehiyon sa Pilipinas ay may kani-kaniyang produkto ng sining. Narito ang iba't ibang halimbawa ng sining pangkultural ng Calabarzon. Nakita mo na ba ang nasa larawan? Ang mga produktong ito ay mula sa lalawigan ng Cavite na yari sa Kawayan. Mga produktong mula sa lalawigan ng Laguna nangyari sa kahoy. Nakikita mo ba ang mga silya at mesang may mga magagandang ukit? Talagang ipinakita nila ang mga likhang sining na ito. Marahil, meron ka sa inyong tahanan. Ito ay galing sa Laguna. Produktong mula sa lalawigan ng Batangas, ang balisong. Ang mga paintings naman na ito ay mga obra mula sa lalawigan ng Rizal. Ang iyong nakikita ay mga produktong gawa sa anahaw at niyog mula sa lalawigan ng Quezon. Ang mga kagamitan at prosesong ito ay ginagamit upang makalikha ng mga halimbawa ng likhang sining na maaaring iladlad o irampa sa isang pagdiriwang ng buwan ng sining. Alin sa mga ito ang produkto ng iyong lalawigan? Ano ang naitutulong nito sa mga tao? Mapapansin mo na ang mga materyales na bumubuo sa mga produktong ito ay nagmumula sa kalikasan. Ngayon ay alam mo na ang iba't ibang produkto at ang mga likas na yamang pinanggagalingan nito sa mga lugar sa Calabarzon. Ngayon naman ay narito ang ating gawain. Tukuyin ang likas na yaman sa Hanay A kung saan nagmula ang mga materyal na ginamit sa pagbuo ng mga sumusunod na produkto sa Hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Narito ang Hanay A. Ito ang pinagmulan ng mga produkto na makikita mo sa Hanay B. Punong kahoy, puno ng niyog, kawayan, bakal o metal, tubig at dagta. Ito naman ang Hanay B. Ang mga produktong ito ay nagmula sa mga likas na yaman na nasa Hanay A. Letter A, plauta at dingding ng bahay kubo. Letter B, plywood, mesa at silya. Letter C, kutsilyo at bolo. Letter D, painting. Letter E, bunot at walis tingting. Ano ba ang mga produktong nagmula sa puno ng niyog? Ang isinulat mo ay letter E, bunot at walis tingting ay tama. Ano ba ang nakikita natin? Tubig at dakta. Ito ay mga sangkap sa pagguhit o yung tinatawag nating painting.
Husto. Ang nakikita mo ay kutsilyo at bolo. Ito ay galing sa bakal o metal. Tama ang iyong kasagutan. Husto. Plywood, mesa at silya ay galing sa punong kahoy. Magaling! Lauta at dingding ng bahay kubo naman ang nagmula sa kawayan. Marami pang pwedeng manggaling dito. Wasto ang iyong sagot. Ngayon ay alam mo na ang mga produkto o ilan sa mga produktong galing sa Calabarzon. Sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay meron din kani-kanilang kilalang produkto. Ang mga katutubo sa Luzon ay gumagawa ng mga paso, banga, basket at bahay na bato katulad ng nakikita mo sa larawan. Sa Visayas naman ay mayroong mga produktong gawa sa paghahabi tulad ng banig, tsinelas at mga kasuotang yari sa halaman. Ang mga produktong ito ay galing sa Visayas, tsinelas na hinibla, barong at banig. Samantalang kilala ang Mindanao sa mga katutubong kwintas. Porcelas, sandata, at instrumentong pangmusika. Ilan lamang ito sa mga produktong galing sa Mindanao. Sana'y natandaan mo ang pinagmulan ng mga produktong ating tinalakay. Dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Isulat ang letrang L kung ang produkto sa larawan ay kilala sa Luzon. Isulat ang letrang V kung ito ay kilala sa Visayas. At isulat naman ang letrang M kung ito ay kilala sa Mindanao. Gawin ito sa sagutang papel. Ngunit bago natin basahin ang mga produktong ito ay pakiclick ng subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat! Pakihit mo na rin ang notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga videos ng ating mga aralin. At ngayon ay ipagpapatuloy natin ang ating aralin. Narito ang mga produkto. Number 1, mga paso at banga. Number 2, banig. Number 3, katutubong alahas. Number 4, katutubong sandata. At number 5, basket na rattan. Ngayon ay tingnan natin kung natukoy mo ang pinagmulan ng mga produktong ito. Number 1, mga paso at banga. Ito ay nanggaling sa Luzon. Wasto. Number 2, banig. Ito ay nanggaling sa Visayas. Tama rin. Katlo, katutubong alahas ay galing sa Mindanao. Wasto. Katutubong sandata ay galing din sa Mindanao. At ikalima, basket na rattan ay galing sa Luzon. Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang apat. Pumili ng isang produktong pansining mula sa inyong lalawigan. Iguhit ito sa isang malinis na papel. Husayan ang iyong pagguhit. Gawing gabay sa paggawa ang pamantayan sa susunod na slide. Narito ang mga pamantayan ng kasanayan. Ang gawa ay maaaring nagpapakita ng pakikilahok sa palatuntunan
aktibidad o programang pampaaralan o pandistrito ukol sa pambansang buwan ng sining. Kalwa, nakapagbibigay ng maganda at malinaw na mensahe. At ikatlo, nagpapakita ng pagkamalikhain. Kapag ang iyong gawang sining ay nagtataglay ng mga ganitong pamantayan, makukuha mo ang mahusay. Kapag meron namang kaunting kakulangan, makukuha mo ang maayos. At kapag merong dalawang kakulangan, ay kailangan ng pag-unlad. Narito ang gawain sa pagkatuto bilang lima. Sa tulong ng iyong magulang o tagapangalaga, gumawa ng isang maikling pagsasalaysay o pagbabahagi kung paano ka makikilahok sa palatuntunan, aktibidad o programang pampaaralan o pandistrito ukol sa pambansang buwan ng sining sa inyong abot kayang pamamaraan. Gawing gabay sa paggawa ang pamantayan na ating tinalakay. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unan ang patlang ng wastong salita upang mabuo ang diwa ng talata tungkol sa araling. Ang mga salitang ilalagay sa patlang ay sining, pagdaraos, likhang sining, at kamalayan. Narito ang talata. Ang puwang ng buwan ng puwang ay isang masaya at makulay na pambansang pagdiriwang. Ito ay nagpapaunlad ng puwang ng ating pagkakakilanlan at nagpapayabong ng pagkakaisa. Tandaan na karamihan sa mga materyales na bumubuo sa mga puwang sa ating bansa ay nagmumula sa kalikasan, kung kaya't nararapat lamang na alagaan ang kalikasan sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ang sanggunian po ng ating aralin ay Fibot 4A Learner's Material, Quarter 3, Weeks 7 and 8, MELF number 16. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras sa ating aralin. Hangad ko ang iyong pagkatuto at ang iyong pag-unlad. Thank you so much for listening and God bless us all.